Namumblema ka ba sa kilikili mo? Maitim ba? Maraming hair, madaming lines, madaming dark spots. So, ngayon, tutulungan ko kayo kung paano pumuti ang kilikili, paano maging maganda yung kilikili. Welcome back to my channel. Sa araw na to, paano ba pumuti ang kilikili ko? Kilikili ko, hindi siya ganun kaganda o kaputian, pero masasabi kong nag-improve siya ngayon kaysa before. So before, marami din siyang hair. So pagka yung dati-dati, dahil dark siya, ang ginagamit ko is kalamansi. So, huwag nyo siyang directly nagagamitin yung kalamansi sa underarms nyo kasi masyado siyang strong, acidic siya. So, kailangan pag inilalagay mo siya sa kilikili mo, i-dilute mo muna siya sa water. Kahit konting water, tapos tsaka mo siya ibababad sa kilikili mo. And then, yung pwede din gumamit ng tawas. Nakakaputi din daw yun. So, bumili din ako dati ng mga tawas na yung parang stone siya. Tapos, inaano ko sa kilikili ko. And then, hindi pa rin ako satisfied. So, gumamit din ako ng mga deodorant na may whitening. So, minsan, yung mga ginagamit nating whitening, imbis na puputi yung kilikili natin, eh mas nangingitim pa yung kilikili natin. So, I got a research. O ba? English. So, syempre, pinag-aralan ko rin to. So, ang una kong inayos kasi yung buhok ko sa kilikili. Before kasi, madami din akong buhok sa kilikili. And then, ang ginagawa ko, pinapluck ko siya. So, gumagamit ako ng chaniking. Tinatanggal ko siya isa-isa sa chani. So, di ba, ang sakit, di ba? Ang sakit sa isa, kamay, tsaka sa iig, yung pagbubulok ng kilikili sa salamin. And then, pero hindi ko tinry mag-shave ng kilikili. Hindi ko alam, siguro dahil wala akong pag-shave noon sa chani lang yung available kaya yon inaanok siya, binupunot-punot ko siya, pero mali pala yun. So dapat hindi nyo binupunot yung kilikili nyo dahil doon kayo nagkakaroon ng chicken skin. So parang may mga pimple-pimple dito, tapos may mga tutubo na unwanted hair. So hindi natin gusto yon sa kilikili natin. So, step by step yung ituturo ko sa inyo kung paano gumanda yung kilikili natin. So, una, i-address mo muna yung mga pangangailangan ng kilikili natin. So, una, ang ginawa ko, pinatanggal ko muna yung hair sa kilikili ko using laser hair removal. So, maganda yung laser dahil mismo sa hair root yung tama nung laser. So, hindi na may ibig sabihin na hindi na siya tutubo. So, yung tubo niya magiging minimize na siya. So, panipis siya ng panipis hanggang sa mawawala na siya. Pero since meron pa po tayong blood flow and buhay pa tayo, so yung
hair natin, tutubo-tutubo pa rin yun. So, regular sessions din ang kailangan. So, maraming mga laser na pampatanggal ng hair sa kilikili. Like, for example, yung IPL. IPL kasi, medyo yun ang pinakamura na pampatanggal ng hairs sa underarms. And then, meron din tayong mas umangat pa yung mas ano pa yung mga anong tawag doon, basta may mga iba't ibang machine na malalaking machine, and then super hair removal, tsaka yung mga iba pang high-end na machine para mabilis na matanggal yung hair sa underarms. So pwede kayong pumunta sa mga spa clinic, sa mga aesthetic clinic, tapos magpatanggal kayo ng hair doon using laser hair removal. And then, if ever naman after 6 to 12 sessions, so wala ka ng hair, if ever. And then, dun ka na pwede mag-proceed sa pagpapaputi ng kilikili mo. So, pwede ding laser whitening para mabilisang pumuti yung kilikili, and then ma-minimize yung lines, ma-minimize yung pores. Pero syempre may mga alternative naman na pwede nyo gawin sa bahay para pumuti yung kilikili nyo pag wala na siyang care. So importante sa kilikili natin, kailangan i-exfoliate din natin yung kilikili natin. So pwede tayong gumamit ng mga scrub sa kilikili natin habang naliligo. Ganun. So, itong ginagamit ko sa kilikili ko, and so, blemish control, exfoliate, ano siya kasi scrub. So, kung mapapansin mo, ubos na siya kasi ginagamit ko din siya sa tuhod, sa face, kahit saan, sa kilikili, ganun. So, maganda din siya. So, if ever wala namang kabudget-budget para dyan, pwede din naman tayo gumamit ng sugar, then honey, circular motion na ipahid sa kilikili natin. And then after that, syempre na-exfoliate mo na yung kilikili mo, pwede. Gagamit ka naman ng moisturizer sa kilikili mo after. So, ito yung ginagamit ko, extra white Nivea moisturizer. Mas gusto ko yung dati na Nivea. So, dahil sa wala na siya, hindi ko makita, naubusan na ako. So, ito yung ginamit ko muna. So, may whitening content din siya. So, ang nakalagay dito, whitens skin, reduces the appearance of dark spots, and smoothens skin. Oh, meron siyang advanced whitening care with 10 times vitamin C and avocado extract. Anti-perspirant din siya. So, minsan din, gumagamit din ako ng olay sa kilikili para ma-moisturize yung kilikili. So, kung wala naman, pwede naman yung kahit anong lotion mo na lang, pwede mong lagay dyan sa kilikili mo. Make sure na hindi siya nagpapawit. So, yun, make sure lang na proper din yung pag-take care natin. Kung nag-take care tayo sa face natin, syempre pati din sa underarms natin para makapag-sleepless na tayo sa labas. Hindi na tayo naka-sleepless nga tayo. Minsan, syempre dahil sa tinatago natin yung kilikili natin, mga nagbabadyang panahon. So, nagka-cardigan sa'yo, nagja-jacket na lang tayo para paglalabas. So, ngayon, pagka maganda na yung kilikili mo, so, may confidence ka na lumabas at ipakita mo yung kilikili mo. So, napapakita ko na po yung kilikili ko. So, ganyan siya. So, yan. Wala na siyang hair. And then, nabawasan na rin yung mga chicken skin and then yung mga lines kasi ang ginagamit ko for then sa ngayon is yung laser whitening sa underarms. So, didiscuss ko yon sa ibang video.
And then, syempre, meron na rin step-by-step procedure para doon. So, tune in lang kayo sa YouTube channel ko. And then, please subscribe kung hindi ka pa po nakasubscribe. And then, please like my channel. And thank you and God bless.